Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Meron tayong mga tips, paano kayo papayat. Alam niyo, ang daming lumalapit sa akin, paano daw pumayat. Meron lang naman po mga simpleng paraan na minsan nagkakamali tayo, hindi natin alam, nakakataba pala. Okay, bigyan ko kayo a few tips ha. Ang simpleng paraan talaga, number one, marami sa atin mahilig sa matatamis. Okay, talagang habit kumain ng matatamis, tsokolate, kahit yung kakanin, matamis din yun, ice cream, mga cake. Ngayon, pag habit nyo talaga kumain ito, hindi nyo mapigilan, ang magagawa nyo na lang po, itatry nyo bawasan pa konti-konti. Kung dati kaya mo makaubos ng isang chocolate bar na ganito kalaki, di ang kainin mo na lang, mga 1/4 na lang muna. Try mo hiwa-hiwain ng maliliit na lang. Gusto mo, gawin pa ganito kaliit eh. Mas maliit na lang kainin mo at mas bawas. Imbis na 3 beses ang araw, gawin mo na lang 1 beses. Pakonti na pakonti. Kasi kailangan natin, yung iba kasi talaga may sweet tooth eh. Yan talaga gusto yung matamis eh. Pwede ka mag-alternate. Meron mga sugar-free na gum, chewing gum na lang. So yung matamis talaga ang kalaban natin sa pagkain. Number 2, isa din naman sa inumin. Ang secret ko lang, gusto niyo pumayat ng 5-10 pounds, gawin niyo tubig lang. Ako lagi lang talaga ako tubig. Sa restaurant, sa fast food. Sa fast food, tubig. Huwag ka na mag-meal. Diba? May meal, may fries ka pa. Tapos may french fries. Tapos meron ka pang drink na laki-laki ng soft drink. Tapos doon ka talaga tataba. Kahit kung gusto niyo talaga hamburger, hindi naman siya healthy, pero wala tayong choice. Gusto niyo ng hamburger o one-piece chicken and rice, huwag mo na lagyan ng mga fries tsaka inumin. Tubig na lang. Diba? Kung order ka spaghetti, yun na lang. Huwag na lagyan ng matamis. Yung matamis kasi ang kalaban. So, pag tubig na ininom mo, ibig sabihin, hindi na pwede mga iced tea, soft drinks, mga juice. Kahit yung mga juice, matamis din. Hindi porke juice, lalo na yung mga delata na, nasa bote na, sa tetra pack, matamis po yun. Ang pwede nyo lang talaga, tubig, kung gusto nyo lemon water, pwede rin lemon lang kasi yun. Pwede din coffee, pero black coffee lang, walang asukal kung kaya nyo. Tapos tea, pwede rin tsaa. Huwag na lang lagyan ng masyadong maraming matamis o honey yung tea. Tubig, 8 to 10 glasses. Isa pang tip, pangatlong tip, ang pwede talaga yung mga salad. Yung mga salad, pwede kayo kumain ng marami. Lettuce, kamatis, cucumber, pipino, sibuyas. Okay, lahat itong mga salad. Ang sikreto lang dito, yung salsa. Huwag mo lang lagyan ng Thousand Island o French sauce. Yun lang po ang talagang nagpapatamis at nagpapataba. Yung mga Caesar salad. Dyan. Pero pag suka lang, vinaigrette lang, okay na yun. Another tip, pwede ka naman kumain ng kanin. Hindi naman bawal eh. Pwede ka kumain ng kanin, ulam. Kung sanay ka sa 1 cup, 2 cups, wala namang kaso po to. Okay lang to. Basta, binawasan mo yung matamis mo at yung inumin mo ay tubig lang. Kailangan kasi mabusog ka eh. Kung di ka mabubusog, hindi rin pwede. So, kanin, ulam, pwede rin po yun. Hindi ko kayo pagbabawalan doon. Pagdating naman sa prutas, ito number 5 tip sa prutas, ang nakaka-diet lang talaga, mansana, saging, pwede peras, konting pinya, pero saging talaga nakaka. Saging, kung saging lang kakainin mo, 1 to 2 saging, okay yun. Tsaka sa mansanas, nakakapayat din. Ang nakakatabang prutas, lagi ko inuulit-ulit, ang mangga, nakakataba. Kung gusto mo isang pisngi lang ng mangga, ubas din, nakakataba. Siguro mga 10 piraso lang kasi matamis masyado eh. Next tip, number 6, yung mga prito, try natin umiwas. Kung kakain sa fast food, kahit 1 beses lang siguro, yung iba sa bahay na lang. Mas maganda mga inihaw, tinola, paksyu, yung mga steam lang, mas healthy po yun. Kung ano man kinakain nyo, dapat po in moderation lang. Pero pinakamaganda talaga, bawasan mo lang yung kinakain mo. Okay na yung kinakain mo, kanin, ulam. Bawasan mo lang konti. Wala naman talagang masama dun eh. Basta wag lang sosobra. Okay? Ano yung mga sobra? Yung iba gagawin, puro karne. Eh syempre pag puro karne, baka masira naman kidneys mo sa protein. Diba? O iba naman, puro carbohydrates. Puro carbohydrates, wala ka naman protein, manghihina ka rin naman, tataba din.
Yung iba kumakain puro bulalo, ewan ko saan nila nakuha yun. Iba naman puro itlog, 6 eggs a day, sobra naman yun. Kung sumaitlog siguro isa o dalawa, sa isang araw pwede na, sa isang linggo, 5 siguro. Pero hindi pwede yung araw-araw marami, hindi po maganda yun. Kasi kahit anong bagay, pag sinobrahan nyo, masama. Wala talaga magic na isang pagkain yun lang. Dapat halo-halo yung pagkain para makuha mo yung tamang protein, carbohydrates, yung minerals na kailangan. And last tip ko, ang secret talaga sa pagkain, yung dami. Yung meron kasi tao talagang gigil na kahit pag ano makita, walang control. Kain ng kain, nadidepress, kain ng kain. Pag may libre, kain ng kain. Pag all you can eat, dapat i-control mo yung kakainin mo, kung ano lang kailangan ng katawan mo. Hindi ka naman nag-jogging ngayon, hindi ka naman nag-exercise. So, dapat konti lang kakainin mo. Hindi porke libre, kailangan kakainin lahat. Ang secret natin, dapat gayahin natin yung mga Japanese. Yung mga Japanese, kita mga konti kumain, konti-konti lang, kahit yung mga bento box nila, di ba? Maliit yung kanin, maliit yung, di ba? Ang liliit lahat. May maliit na prutas, may maliit, kahit kung may matamis man, maliit din. Ibig sabihin, huwag ka kumain. Hindi mo kailangan magpakabusog, okay? Kung gusto mo, parang ma-overload ka kasi. Kung sinobrahan mo ang pagkain mo, mas marami ding mga dumi, mga toxins papasok sa katawan. Mas maganda konti lang kakainin, mas payat, mas mahaba buhay. Tingnan nyo kung sino mahaba ng buhay. Tingnan nyo, si mga lola, lolo. Ang mahaba ang buhay, payat. Okay? Nakakita na ba kayo ng overweight na mataba, umabot ng 90 years old? Yung malaki? Hindi po, hindi aabot. Ang payat lang umaabot. Kasi kung mataba, kaabot ka ng 80-90, malabo na. Kasi may diabetes na yan, may high blood na yan, masakit na tuhod na yan. Mahina, babagsak na, maaksidente. Kaya yung mga mas payat, mas mahaba buhay. Okay? So sana po nakatulong tong video sa inyo. Paano mag-diet? Simpleng diet tips para sa inyo. God bless po.